Dada TV po. Nag-cut po ako ng grass ngayon. Pakikita ko po sa inyo kung paano ko ginawa. Halika po, samahan niyo ako. Nasa Home Depot po kami ngayon. Naghahanap po kami ng blower at saka ng trimmer or edger ng damo. Dahil magka-cut na po ako ng grass. Dito po kami ngayon ni Alvin sa Home Depot. Bumibili po kami ng gamit para po kakat ng damo. Kasi po, sa summer na, ang binili po namin isang edger at saka itong blower. Actually, meron naman po kami edger at saka blower sa bahay. Pero ano po siya, gas. Ang hirap po i-operate. Mataas pa po sa akin. Kaya nilalapan ako. Kaya nag-decide kami, bumili na lang kami. Kasi 14 days na po yun sa amin. Kaya minsan, ang hirap na pong i-operate. Yung pong gusto ko, ganito lang po siyang kalaki kong bibili namin. Ito, nakita nyo, liit lang. Ito po yan. Ayan po. Kailangan ko po munang itry kung gumagana. Ganyan po kasi yan eh, para makuha ko yung edge po ng mga damo. Dahil hindi po kaya na rider pagtakay yun o tikat. Kaya ito po ang magkakat. Ito para maganda ang kalatasan. Ito naman po yung blower na nagustuhan ko. So, maliit lang siya. Maganda rin. Kaya ko siyang dalhin. Di ba po, maliit lang. Yung blower kasi namin sa bahay niya, malaki. Mabigat. Kaya ito, corded sila pareho. So, kailangan ko lang po extension. Okay na po yun. At least, hindi ko po kailangan ng gas. Ito ang rider ko na Hustler Dash Zero Turn. Ang tawag ko dito, go-kart ko. Yan, tagyan muna natin siya ng gas para po siya umandar. Ngayon, nakapag-gas na tayo. So, mag-umpisa na po tayo mag-cut ng damo. Pero start muna natin siya. Ganyan lang. Dali lang po yan. Start lang. So, natapos ko na yung sa unahan, doon sa front namin,
Yung mga nakikita nyo, mga grass na hindi nakat, hindi kasi kayang abutin itong machine. So, i-edger na lang natin yan o yung cutter na isa. So, kaya doon naman ako sa likod. Doon naman ako sa kabila. And then after nun sa likod, doon naman ako sa kabila. Doon sa kabilang side. Okay, tara na. Yan. Yan po, natapos ko na yung likod. Wala pa akong 15 minutes. Natapos ko na siya. Dati, pag ginagawa ko yan, 1 hour and 30 minutes ko bago matapos tong likod kasi nilalakad ko lang yung pagkakat ng grass. Again, nakasakay na ako eh. So, dito naman tayo sa kabilang side. So, para matapos na natin lahat at mag-e-edging naman tayo after nito. Tapos na po ako. At least parang 20 minutes lang yata lahat yung ano ko. Kasi nagbi-video ako kaya matagal pa. Nagdadamo lang ako. Tada, 15 minutes lang tapos na ako. Kaya lang tumatagal kasi nagbi-video po ako eh. Ngayon naman po, dahil tapos na tayong magdamo, at ang gagawin ko naman ngayon, mag-e-edging ako para at least maganda po yung forma nung pinaka-edge po nung salam namin. Ang gamit ko po is electric. Meron kami dati, bigas siya. At mabigat kasi, saka mas mahaba pa sa akin. Kaya kung bumili na lang kami nung electric para at least din wala pong baterya at hindi ko na kailangan mag-gas. Kailangan ko lang isaksak yun sa outlet at aandar na siya. So ngayon, meron din akong goggles para protection sa mata ko. Kung halimbawa may tumatalsik na mga maliliit na mga bato, at least hindi po ako tatamaan at hindi ako masasaktan. Tapos din po, meron din akong gloves kasi para kung tumalsik man sa aking kamay, hindi rin ako tatamaan ng direkta. Hindi ako masasaktan ng ganung kasakit. So mag-umpisa na po ako. Thank you.
Ngayon naman, dito naman tayo sa side na to. Kung mapapansin nyo po, yung edge niya, wala eh, ang pangit, di ba? Kung gagamitin, ngayon gagamitin natin siya na edging. So makikita nyo ang difference after nito. Ayan, tapos na ang pag-edge ko dito sa side na to. Hindi ko na kinuhanan lahat kasi mahaba eh. At pinakikita ko na lang sa inyo yung kinalabasan ng pag-edge dito sa side na to. Yan, makikita nyo. Maganda na ang, kahit pa paano maganda yung side na yan. At kailangan lang namin ma-maintain. Nandito naman ako sa likod. Kasi sabi ko nga sa inyo, paiko to. So, andito kami. Ito naman na i-edge ko ngayon. Inedging din namin to, nakita nyo. Kasi hindi naman siya maaabot ng rider. Siya, yan. Yan, palibot na yan. Inedge din namin yan. Actually, hindi lang naman ako lahat ang gumawa no edging. Tinulungan din ako ng husband ko. Kasi nga, tumatalsik kasi yung bato. Ang sakit. Kaya, ayan, naka-edge din yan. Ito siya, gumawa lahat nito. Dahil kasi, tumatalsik yung mga bato dito eh. Marami kasing bato dito sa part na yan. Ayan, nakita nyo. Kaya siya ang pinagawa ko dyan dahil kasi nahihirapan ako. Tapos ako na ulit doon sa hindi delikado. Wah, isa no? Ayan naman si Alvin. Siya naman ang kumukuha. Ay, siya naman ang nag-edge doon sa ibang side kasi hindi ko nga kaya lahat dahil kasi tumatalsik yung bato. Kaya siya yun sa iba. Siya tinulungan na niya ako doon sa iba. Okay. Ngayon naman, tapos na tayo mag-edging. Magbablower naman natin. Bablower naman natin yung mga kalat. Mag-edging at saka mag-blower ng mga damong kumalat sa paligid. At umpisa na ng pagdadamo namin dahil kasi nga nag-spring na. And then, matitigil na naman to pagdating ng winter. At every 2 weeks po, kailangan mo magdamo para hindi ka po mareklamo ng kapitbahay. Kasi baka mareklamo ka, eyesore sa kanila yan. Kailangan ma-maintain mo na kailangan ng malinis ang paligid mo para maganda rin sa paningin nila dahil sila ganun din sa paligid nila. Sana nagustuhan nyo po ang pananood nyo sa aking vlog sa ngayon. Maraming po salamat at see you then! Do you wanna know?